Pastor Ding. Good morning, everyone. Magandang umaga po kahit sa ating mga kasama o mga kapatid na kasama natin ngayon online. Nabati po namin kayo at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Tayo po ay saglit na dumulog sa ating Panginoon sa katahimikan ng ating mga puso. Sa umaga pong ito, hayaan po natin na ang Diyos ay magpahayag ng kanyang sarili sa atin at mangusap ang banal na Espiritu sa ating pong mga puso. Father, we thank you, Lord, for the gift of freedom to live life of holiness, freedom to be gathered together as your children. Amin pong pinasasalamatan, Panginoon, ang biyayang ito na galing sa inyo. At sa umaga pong ito, aming papahayag ang kalayaang ito, Panginoon, sa pamamagitan ng amin pong pagpapakumbaba. Papasakop sa inyo. Pakikinig na inyong mga salita na patuloy din, Lord, na nagpapalaya sa amin. At kung ano man, Panginoon, ang mga bagay na amin pong daladala ngayon na bumibihag sa aming mga puso, sa aming mga buhay, minsan, Lord, nagiging hadlang upang di namin marinig ang iyong instruction. Amin pong panalangin na muli, Panginoon, grant us your freedom this morning. Mga alalahanin, mga kabigatan, mga problema, Lord, amin itong sinusuko sa inyo. At sa mga nandito upang magdiwang ng mga tagumpay ng buhay, Panginoon, maraming salamat po dahil hindi naman lahat ng karanasan namin sa mundong ito sa bawat araw, Panginoon, ay puro na lamang problema at kabigatan. Sagana din po, Panginoon, na dumadaloy ang inyong pagpapala at mga favor every day, Lord. Pinupuno po ninyo ng kagalakan ang aming mga puso at ang aming mga pangailangan, Panginoon, you are faithfully sustaining us. You are faithful in giving us, Lord, what we need. So we celebrate, Lord, life's moments, mga victories, Panginoon, which we recognize, Panginoon, na galing mismo sa inyo. Salamat po. And today, Lord, we will listen to your word. Bless each one of us here. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Again, mga kapatid, magandang umaga po. At atin pong itutuloy ang atin pong inumpisahan last Sunday. Medyo mahaba po na series po ito ng 1 Corinthians. At medyo mahirap din siya na libro. Mahirap siyang basahin. Mahirap in a sense na makaka-relate ka. At alam mo na meron itong kurot sa'yo, meron itong something na gustong i-address sa buhay mo, meron itong mensahe na tagos sa mismong sitwasyon ng buhay as you struggle with life, no? Kaya medyo himay-himay natin ito. And I invited several people to join me to preach dito po sa ating pong series na ito, mga kapatid. So this is the second installment ng ating pong inumpisahan, ang title po natin ng ating pong pangkabuuang series ay The Gospel for Life. Naniniwala kasi tayo na ang gospel, hindi lamang po siya one-way ticket to heaven na tinanggap po si Lord, okay na ako, mamatay ako mamaya, pupunta ako sa langit. Hindi lang po siya ganun, no? Ang gospel is aimed at transforming lahat ng mga bahagi ng buhay mo, even the fabrics and structures of society, no? As we wait for the coming of the Lord. Hindi lang po siya
siguradong, yun nga, ticket papuntang langit. Ano po, malayong usapin pa yon. The gospel is here, being delivered unto us, dahil gusto ng Panginoon na maranasan natin ang totoong kahulugan ng buhay habang namumuhay tayo sa mundong ito. Remember the prayer of Jesus, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So anong nangyayari sa langit? Hopefully will happen to us here. No, we will have an experience of what it means to be children of God habang namumuhay pa tayo sa mundong ito. And talking about gospel, we'll talk about spiritual freedom. Ayan, ang binigay sa atin. Spiritual freedom that leads to maturity of life. Ayan. Yung kalayaan na galing sa ating Panginoon, ang aim po niyan, ang gusto pong mangyari niyan sa atin is for us to grow into maturity. And maturity takes place in the context of community. Ayan, hindi ka pwedeng lumagong mag-isa, kapatid. No? Nangyayari ang paglago, kahit pa sa karir yan, sa school yan, o kahit saan man in the context of community. Kailangan damay o sangkot ang buhay ng ibang tao sa iyong paglago, sa anumang larangan ng buhay, including spirituality. So we also talk about the church. Talk about the church and the holistic effect of the gospel. Sa lahat ng kanto at sulok ng iyong buhay. The book of 1 Corinthians will explain to us. Mingi tayo ng tulong sa Bible upang ilarawan sa atin sa mas magandang mga detalye yung mga bahagi ng ating buhay as we interact with the gospel. Pinapatakbo tayo ng gospel. No, kumikilos tayo at nagdedesisyon tayo based on what we learn from the gospel. So our first topic last Sunday was about ito nga, division and infighting in the church. Kung ikaw ay galing sa ibang church, bago ka nagpunta ng All Gen, most likely naka-experience ka ng problema sa church na yan. No, kaya ka nandito ngayon. Diba? Or, dito man, ay may napapansin tayong kahit papano, may mga alingaskas. Because we are humans. No? That's the reality. Pagka pinagsama-sama yung mga tao, mayroon talagang conflict na lalabas. Tama ba? Ikaw na nga lang minsan, sarili mo, nag-aaway pa kayo eh. Di ba? So, how much more kung mayroon kang kasamang ibang tao? At sabi ni Paul, he appealed for spiritual unity and love, which can only be acquired, makukuha mo lang yon through knowing Jesus Christ, our Lord. So yun yung solution ni Paul. You know Jesus Christ. Everything gives way to this. No? Lahat po ay magbibigay daan sa kasabihang kilalanin mo ang ating Panginoon. Now, basahin natin 1 Corinthians chapter 2, verse 2. Basahin na po natin ng sabay-sabay ng malakas. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. I challenge you to memorize this verse. Di ba? Sabi niya, nung pumunta si Paul doon sa Corinth and preached the gospel, sabi niya, wala akong ibang inintindi, wala akong ibang iniisip, wala akong ibang nais na mangyari, but to know Jesus Christ and Him crucified. God called and given each one of us a new life. Diyan tayo nag-umpisa. Tinawag tayo ng Panginoon, bawat isa sa atin, binigyan tayo ng bagong buhay. Pagkatapos, dinala niya tayo sa simbahan to be a blessing to the world. Itong church na to, kahit maliit, maliit ang impact, but it serves as a blessing to the world because we belong to God. Naniniwala ba kayo that you belong to God? And one of the many blessings God has given His church is the gift of freedom. Ang totoo mga kapatid, we have been set free by Christ, past tense. Okay? Tayo po ay pinalaya na ng Panginoon. What does spiritual freedom mean? You know, ang tanong is, ano ibig sabihin nito? Ano ba ibig sabihin na tayo ay pinalaya na ng Diyos, ni Jesus?
Ano ang totoong nangyari nung ikaw ay pinalaya ng Panginoon sa kung ano man ang umaalipin sa iyo? And paano ka ba mamumuhay bilang isang malaya? Yun yung ating binasa kanina sa ating scripture reading. O palalimin pa natin ng konti ang ating pag-iisip. Hindi ba yung pagiging membro mo ng pamilya ng Diyos ay isang paraan upang magpasan ka na naman ng panibagong... Paano ba Tagalog yun ito, Ochi? Yoke of slavery. Pamatok ng pagiging alipin. Hindi ba? Umalis ka sa kasalanan, nagpailalim ka kay Jesus. Isn't that another form of slavery? Na you are not really totally free. Well, ang totoo mga kapatid, for thousands of years, great men and women debated about this subject. Ito ang tanong. Are humans free or determined? Ikaw ba talaga ay totoong malaya bilang tao, philosophically speaking, or you are determined? Ibig sabihin, ganito na ako pinanganak eh. So, ito na mangyayari sa akin. Yun po yun, determined ka. No? Wala ka na magagawa sa konteksto mo na yan. Hindi ka naiyayaman kasi pinanganak kang ganyan, therefore mamamatay kang ganyan. Or you are free. And if you are free, gaano ka ka-free? Ano yung extent ng freedom na yun? Hanggang ngayon din na-solve yan. Pero, kung paano mo ito tinitingnan, paano mo sasagutin yung tanong na yan, ay may malalim na kinalaman sa paano mo naiintindihan ang Diyos at ang ginawa sa iyo ng Diyos. Tingnan natin. Issues regarding Christian freedom. Kung tayo ba talaga ay malaya, ano ba sinasabi ng Bible that we are free? Mayroon po akong tinignan dito na tatlong sikat na mga tao. Siguro na encounter nyo sila nung nag-aaral kayo. Yan ay kung talaga nag-aaral kayo. Unahin natin to. Bakit daw sila hindi mga Christians? Number one, John Paul Sartre. Sa pong existentialist philosopher sa France, sabi niya, man is condemned to be free and there are no limits to his freedom. That's why he's rejecting the notion na mayroong Diyos. Sabi niya, I cannot accept God kasi pag may God, ibig sabihin mas mataas siya sa akin, therefore I am not free. That's John Paul Sartre. So walang Diyos. Kasi kung mayroong Diyos, hindi tayo malaya. Didiktahan tayo ng Diyos na yan. Ito, anak ko ng pastor. Hindi ko alam anong nangyari dito. Sabi niya, what could one create if gods existed? Sabi niya, kung mayroong mga Diyos na umiiral dyan, anong pwedeng gawin ng tao? Again, didiktahan ka ng Diyos na yan. Kanina ay French philosopher. This one is a German son of a pastor. Sabi niya, the God who saw everything, even man, this God had to die. Kailangan natin patayin itong Diyos na to para ma-express natin yung ating kalayaan. That's Friedrich Nietzsche. This is from Vienna. The third one is from Vienna. Sabi niya, God destroyed human creativity and growth by asserting that religion is the universal obsessional neurosis of humanity. That Sigmund Freud. Ang Diyos daw ay kabaliwan. Neurosis, sakit sa utak. Okay? Again, the issue here is human freedom. Kung ikaw ay mayroong Diyos, you will never be free according to these people. Punta tayo sa medyo moral na usapan. Dimensions of freedom. Tingnan natin to. Ano ba ibig sabihin ng tayo ay malaya? Kasi kanina, sinabi natin, naniniwala tayo that we have been set free by Christ. Pinalaya na tayo ng Diyos. So ano ibig sabihin nito? Dimensions of freedom. Freedom from constraint. O mga hadlang. Tayo dahil binigyan ng kalayaan mula sa kung ano mga humahadlang sa atin. Basahin na natin sa Tagalog. Kalayaang gumawa
kumilos, at isa katuparan ang anumang mapagpasyahan na walang sumisiil, humahadlang. That's freedom. Freedom from constraint. Gusto mong uminom ng tubig dyan, walang hadlang sa'yo. Yun yun. Pangalawa, freedom of choice. Ano naman po ito? Or psychological freedom. Kalayaang magpasya at isa katuparan na walang pumipilit o nagtutulak na gawin ito. So, kanina, freedom from constraint, yung actual mo nang ginagawa, ito, pinaplano mo pa lang at sa process of planning whatever it is that you want to do, you are free. At hindi ka napipilitan lang magdesisyon kasi inudyukan ka na ibang tao o kung sino man or kung ano man. And then, moral freedom. Freedom enjoyed by a person who is not enslaved by evil passions, vices, or sin. Kalayaan mula sa pagkakaalipin ng isang tao sa mga hilig, bisyo, at kasalanan. Why? Because, according to our theology, tayo ay pinalaya na ni Jesus. The last song that we sang was a little bit off, inaccurate. Our problem is not our slavery to fear. Because fear, mayroon siyang positive effect sa atin. Subukan mong malakad na nakapikit yan sa Aguinaldo. What keeps you from doing that? Fear of being run over. Di ba? So fear is not the enemy. Freedom from sin. Hindi siya freedom from fear. It's a little bit inaccurate. Now, tingnan natin. Today's topic is about Christian freedom. So, ang tanong kanina is, what does freedom in Christ mean? Kung naniniwala tayo na tayo pinalaya na ng ating Panginoon, ano ang ibig sabihin ng tayo ay pinalaya ng Panginoon? Okay? According to 1 Corinthians. First, freedom to live a purged life. Medyo negative ito ng konti. No? Naniniwala ba tayo na tayo ay somehow pinalaya ng Panginoon at at the same time, we are being purged. Purged ay nililinis. No? Ginagawa tayong banal at the same time ng ating Panginoon. Why? Because sin enslaves. Wala namang ibang ginagawang kasalanan kundi tayo ay gawing alipin. And sin, mind you, is powerful, mga kapatid. Don't play with sin. Huwag natin baliwalayin itong kasalanan kasi powerful yan. According to Paul, ang kasalanan ay nagdulot ng kamatayan sa sangkatauhan. And we can never solve this dilemma. Hindi natin kayang lagpasan o solusyonan ang kasalanan. That's why Jesus came. That's the only reason that Jesus came. Because we cannot save ourselves. At kaya nga nung naintindihan natin yung gospel, binigay natin yung ating buhay kay Jesus, ang tawag sa atin ay born again. Kasi according to Paul, we are dead to sin. Nabuhay ka lang uli, born again because of your relationship to Christ. Yung eternal effect ng kasalanan has been canceled. Wala na po yun. Yun na naman kagandahan. Buhay ka pa, pero alam mo na hindi ka na magdaranas ng kaparusahan na walang hanggan. Pero ang totoo, sin continues to inflict damages sa ating mga buhay. At maraming mga Kristiyano, naniniwala pa ako, hanggang ngayon hindi makalaya sa mga kasalanan. 1 Corinthians 5:1-2. Ito po yung ating sermon ngayong umagang ito. Nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng immoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Paki-absorb niyo nga yan, please. Ang ginagawa itong sermon na ito, nalilito ako. Ano ibig sabihin nito? Kinakasama niya yung stepmother niya pala. Yun pala yun. Nahirapan ako intindihin ito. Ha? Kinakasama yung asawa ng kanyang ama, stepmother niya pala. Kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. At nakukuha pa ninyong magmalaki.
Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot at ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong itiwalag. Meron akong reflection. I don't know if you will agree with me, but pag binasa po ninyo yung 1 Corinthians, ito yung conclusion ko. Paul made a theology out of mga marites. Sabi sa first chapter, binasa natin, according to the household of Chloe. Ngayon naman, sabi dito, nakarating sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo. Yung mga marites. Yung mga source ni Paul, no? Hindi siya actual na nandun, but of course, these are reliable people. Pero ito, mga kapatid, ganito katindi yung problema sa church ng Corinth. Well, na-explain na natin kung ano yung buhay sa Corinth, di ba? Kung gaano ka-immoral itong lugar na to. Pero nilagpasan pa yun nung isang tao sa church sapagkat yung kanyang kinakasama ay kanyang stepmom. Problem is, the church was happy about that. Porneia. Kung saan natin kinuha ang salitang pornography. Ito yung ginagamit na salita ni Paul dito. Implies all kinds of impurity. Lahat ng uri ng impurity. Karumihan ng isip, karumihan ng buhay. So hindi lang siya actual na kasalanan ng pornography, but even in your mind. So ano po ba ang gustong i-emphasize ni Paul dito? Na kung saan, pag naintindihan natin, dapat hindi siya nangyayari sa atin. No? For us to grow. Remember, freedom equals maturity in Christ. Number one, persistent sinning. That's the problem here. Itong taong to, kinakasama niya yung kanyang stepmom. At sabi ni Pablo, by the way, record shows, walang ganyan sa mga pagano. Kayo lang. Yan lang taong yan. Nasa church. Parang kahit si Satanas may intimidate, no? Parang sabihin si Satanas, ay kung kasama sa impyerno to, mas masama pa sa akin to. Saan ka naman nakakita? Kaya galit na galit si Paul. So the key is persistent sinning. Hindi ka humihinto. Number two, prideful attitude. Hindi na siya humihinto, masaya pa siya sa ginagawa niya. And he was influencing others. Rejoice with me, look at this. Ito yung freedom in Christ. I'm doing this because I am free. Prideful attitude. And then, permissive church. Hindi ko alam kung gaano ka-influential itong taong to na hindi siya masaway ng mga tao sa church. Obviously, mga kapatid, hindi naiintindihan ng taong ito kung sino man to, hindi siya pinangalanan, kung ano ang ibig sabihin ng tayo ay pinalaya ni Jesus. Kasi ginagamit niya yung kanyang freedom to indulge. Ibig sabihin, upang ma-indulge. Palalain pa yung kanyang pagiging sinful with arrogance. Nagmamalaki pa siya sa kanyang buhay. Walang takot sa Diyos. Hindi niya iniisip, ano ba ang magiging effect nito sa body of Christ, sa church, kung patuloy ako sa gantong buhay. The church, on the other hand, failed to exercise their spiritual freedom to correct, confront, and act in godly and loving manner doon sa tao na nagkakasala. Sabi ni Pablo, sana kinausap ninyo at kung ayaw makinig, itiwalag nyo na. Ang sabi ng church, masaya kami para sa kanya. Paul was furious. Minsan, mali yung ating pagkakaintindi. Di ba? Eh, hindi naman ako mapupunta ng impyerno eh.
So bakit pa ako mamumuhay ng moral life? Kung akong lahat ng aking mga kasalanan has been obliterated sa record ng Diyos, I will not go to hell anymore. So why not enjoy my life? Mali ang ating pagkakaintindi sa freedom. Sabi ni Pedro, mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya. Kasi yun naman talaga ang agenda ng Diyos, palayain tayo. Subalit huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Baka mayroon pong masaktan dito sa mga mensaheng ito, mga kapatid, pasensya na. But this is in the Bible. And believe me, I don't want you to suffer anymore. Kahihiyan, anuman. So we are here as a church. The church will try our best to help you with your situation. Sasama kayo, hindi kayo kasal? Pag-usapan natin. Habang active pa yung aking license. Usapan natin. Kasi ang church, ang trabaho ng church. Kung may mga legal hindrances, let's consult lawyers. No? Pag-usapan po natin mga kapatid, yan po ang trabaho ng church. Nandito kayo, certainly because God wants you to settle kung ano man makailangan isettle. We are here not to condemn you but to help you with this issue. Kasi yan naman ang realidad ng buhay ngayon. Pakiusap po lang sa inyo, please don't leave the church. Huwag kayong umalis dito simply because meron kayong issues. We will journey together. Hanapin natin ang wisdom ng ating Panginoon. Ano ba ang maaaring natin gawin sa bagay na to? So, kung may mga unmarried couples dito, I encourage you to talk about that. Pag-usapan po ninyong dalawa. Kung mayroon dito mga homosexual tendencies, yung ilan sa inyo, please don't leave the church. Talk about that. No? Anong sinasabi ng Bible about that? At paanong makakalaya tayo sa mga bagay na yan? It's not about the issue of salvation, but it is an issue of Christ-likeness. Kung talagang tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo, hindi na ito issue ng pupunta ka ba sa langit o hindi. Issue ito ng paano ba natin mag-glorify ang Panginoon as a church. So, we're talking about chapter 5. Isang tao na mayabang pa siya sa kanyang ginagawang kahalayan. Anong solusyon? Let's go to several verses in chapter 7. So, ang mensahe po ngayon ay 5 to 7 ng 1 Corinthians. How to defeat sexual sins? Paano ba natin ito pagtagumpayan itong bagay na ito? No? Na napakahirap pagtagumpayan. Ito yung mga payo ni Paul. Makinig kayo ha. Sa Paul na ito lahat. No? Tungkol naman sa inyong sulat, o ito hindi na marites to. Sulat na. No? Ganito ang masasabi ko. Mga singles, mabuti sa isang tao na huwag makipagtalik. Ang tawag diyan, celibacy. Ngunit, dahil sa lumalaganap ng pakikiapid, bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon ng sariling asawa. Ngayon, hindi ko na kayo matutulungan kung walang naliligaw sa inyo. Wala na daw magagawa diyan. Mag-fasting tayo isang taon. Sa dito, dapat magkaroon ng asawa. So, hindi pinagbabawal ng Bible, pag-asawa. Huwag ninyong ipagkait. Ito, sa mga mag-asawa na to, kinat ko na kasi medyo mahaba. Sa mga mag-asawa, ito. Huwag ninyong ipagkait ang inyong sarili sa isa't isa. Maliban na lamang kung napagkasunduan ninyong, huwag muna magsiping sa maikling panahon upang maiukol ninyo ang inyong mga sarili sa pananalangin. The only valid biblical reason, sinabi ni Paul, for the couple to abstain from sex is, kung nakasundo kayong, let's not do this now, let's pray. Pagkatapos nyo mag-pray, ano sabi ni Paul? Kakampi nyo si Paul.
Pagkatapos, muli kayong magsiping upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. See that? Saya kayo, no? May asawa. Yung mga walang naliligaw, may manliligaw din sa iyo. Nasaan pa tayo? 1 Corinthians 7, 1 to 2, tapos tumalon tayo ng verse 5. 7, 8 to 9. Anong sabi ni Paul sa solusyon dito? Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at mga biyuda. So kung nandito ka, wala kang asawa at biyuda, mabuti pa sa kanila ang manatiling katulad ko na walang asawa. Notice, damay-damay kayo ni Paul, no? Sama-sama kayo, sabi niya. Ngunit, kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa na lang sila. Mas mabuting mag-asawa kaysa hindi makapagpigil sa matinding pagnanasa. Yes, mga kapatid, this is in the Bible. Singleness, maganda. Kung biyuda ka, biyudo ka. Sabi ni Polo, ka na mag-asawa, katulad niya. Pero, dahil nga sa sexual sins na lumalaganap, mag-asawa ka na lang. Chapter 7, 36 to 38. Kung inaakala ng isang lalaki na nagkakaroon siya ng masidhing pagnanasa sa kanyang katipan, boyfriend, girlfriend, kala niyo makaligtas kayo dito ah. Oy, makinig. At dahil dito ay kailangang pakasal sila, pakasal na sila. Bukas na rin siguro kasi pagod na ako. Pakasal na sila, sabi ni Paul. Ito ay hindi kasalanan. Ngunit kung ipinasya niyang huwag pakasalan ng kanyang kasintahan at hindi naman siya napipilitan lamang at siya may lubusang pagpipigil sa sarili, mabuti ang ganitong kapasyahan. Kaya nga, mabuti ang magpasyang pakasalan ang kanyang kasintahan, ngunit mas mabuti ang hindi mag-asawa. So para sinasabi ni Paul, of course bias niya yun, kasi single siya. Kung kaya mong hindi mag-asawa, huwag ka na mag-asawa. Alam niyo yung makasunod niyan? Economic reason. Oh, basahin yung 1 Corinthians 7, sabi ni Paul, kasi mahirap ang buhay. Oh, totoo. Pero yun nga, sabi ni Paul, para makaiwas tayo sa mga kasalanan ito. So a gentle reminder, balik tayo sa issue ng immorality. If you are proud of your sinful lifestyle at you're bragging about your salvation as a license to sin, ligtas na ako eh. So kahit anong gusto kong gawin, di ba yung binasa natin kanina, sabi ni Paul, everything is permissible. Hindi ka naman pipigilan talaga ng Diyos. But not everything is beneficial. Please repent immediately. Surrender this matter to God. Sabi ng Roma 6:1-2, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? So, ang freedom in Christ means freedom to live a purged life. Tayo ay nililinis ng Diyos. Lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa sexual sins. Number two, ano bang ibig sabihin ng kalayaan ng Kristiyano? Freedom to live a peaceful life. Mayroong kapayapaan ng buhay. Last week, naalala ninyo, we're talking about factions. Pagkakabahabahagi, kampi-kampi sa church. Ito, mas elevated pa ito. So kung pinanggalingan mong church ay magulo, think about of the Corinth church. No? Elevated one. Kasi, ang issue na dito mga kapatid, demandahan. Nadimanda na ba kayo? Naranasan mo nang madimanda? Sa church sa Corinth, nagdimandahan sila. Tingnan natin, 6:1-6. Sabi dyan,
Kung may reklamo ang sinuman sa inyo laban sa kanyang kapatid sa pananampalataya, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na di mananampalataya? Sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila. Hindi ba ninyo alam na mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ng ganyang kaliit na bagay? Emphasize natin niya, ganyang kaliit na bagay. No? Paano ba yan dito? Upuan ko yun yung Sunday, inupuan mo ngayon eh. Away. Hindi, wala dito yan, no? Saan na tayo? Hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel? Oh, another theology. Takot ka sa anghel? Someday you will judge the angels. Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa bagay buhay na ito? Kung may mga usapin kayo, bakit ninyo ito idinudulog sa mga taong hindi kinikilala ng iglesia? Dapat kayong mahiya. Wala bang isa man lang sa inyo na marunong mag-ayos ng awayan ng magkakapatid? Bakit nagsasakdal kayo sa hukuman, kapatid laban sa kapatid? Life group leader laban sa life group member. At sa maharap pa naman ng mga di mananampalataya. Again, this is a very sad reality. Sa panahon po kasi ni Paul, mga kapatid, hindi lang sila nag-aaway sa loob ng church, dinadala pa na yung away nila sa labas ng church sa mga Gentile courts. Papaliwanag ko bakit galit si Paul. Ang mga korte noon, medyo kakaiba sa ngayon. Ngayon, medyo exclusive, di ba? Kung ano nga, hindi ka makakapasok dun eh. Ang mga korte noon, nandun sa mga plaza. Nandun sa liwasang bayan, public square. Because Greeks, they're good in philosophy, they're good in ideas. Hire sila ng lawyer, magdidebate yung mga lawyer, masaya sila sa ganun. Nakikinig sila ng patalinuhan. And imagine, isang kapatid, dala sila ng kaso doon, nag-aaway ngayon yung mga lawyers, nagdidebate, nanonood silang lahat ng mga hindi Christians. Pinagtatawanan nila, mga Kristiyano, nag-aaway. Yun ang ibig sabihin ni Paul dito. Dinadala niyo usapin ng church doon sa labas. At marami din naman ganyan. Maraming mga simbahan nag-aaway-aaway. Yan ang reality ng buhay. Nagpapakita lamang po ito na itong mga taong ito, hindi talaga nila naintindihan ang mensahe ng gospel. Kung paano sinentabi nila yung katuruan ng ating Panginoong Jesus. So palaki ng palaki yung scope ng kanilang problema. Away sa loob hanggang lumabas na. Hanggang nakarating sa mga paganong korte. Lawsuits among believers done in the court becomes a public spectacle. Panuurin ng lahat. Yung mga issue sa loob ng simbahan. Kaya sabi ni Paul, dapat kayong mahiya. And again, mayroon siyang sinabi doon, yung ganyan kaliit na bagay, hindi nyo kayang desisyonan. Yung ganyan kaliit na bagay, hindi nyo kayang ayusin. Tapos dadalhin nyo doon. Dahil may mga pambayad kayo ng mga lawyers. At pagkatapos ay pagtatawanan kayo ng mga tao. Pero nakakalungkot, ang totoo kasi, hindi lang naman sa church nangyayari yan hanggang ngayon. Pati mga magkakapatid, magpapamilya, nag-away-away, nagdemandahan dahil sa mana. Diba? Away sila, nasa korte, nag-away, mga Kristiyano din to. Kaya ang pinakamagandang pamana para walang mag-away, diabetes, high blood, yan, wala talaga mag-away dyan. Wala naman gustong kumuha niyan eh. So the challenge is this. Binigyan tayo ng Panginoon ng freedom to exercise, the freedom is for us to exercise judgment. Yung inyong mga affairs, kayo na mag-aayos. Ibig ba sabihin ito, ang mga Kristiyano hindi pwede magdemanda? Hindi naman. Halimbawa, criminal offense. Bata ni rape, hinipuan dito sa church. Talagang korte yan. Hindi pwedeng, hindi. No? Mga criminal offenses, mga kapatid, kailangan dalhin sa korte. Pero yun nga, yung mga issue sa church, hindi nagkasundo, may ganitong problema, dadalhin pa ba natin sa korte yun? Yung sinasabi ni Pablo. Unfortunately, sa kanila, hindi sila nagpapasensyahan, dadalhin nila sa korte.
mga criminal cases, kailangan talagang dalhin yan sa legal courts. Pero yung mga simple, mga civil na mga kaso, mga iringan sa church, mga problema sa church, ayusin na lang sa loob ng church, sabi ni Paul. O sa ating mga konteksto, huwag na tayong pumunta sa barangay. Mga Kristiyano, nagbabaranggayan. No? Sabi ng post sa Facebook, ba naman to? Minsan na namag-ulam ng native na manok na pabarangay pa. Ewan ko na lang, hindi nyo pa nag-gets yung joke na yan. Nandalin sa barangay o sa korte ang mga usapin. Ay high-tech na tayo ngayon. Kung nandito si Paul, ano sasabihin ni Paul? Stop killing each other on social media platforms. Sabihin ni Paul. Hindi nga nagdidemanda, nag-away naman sa Facebook, sangkikita rin ang lahat ng tao. Yun din yun. Why? Kasi ito, mga kapatid. A true mature believer is able to bear and forgive offenses. Yun lang naman ang solusyon. Chapter 6, verse 7, itong sabi ni Paul, ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa, isa nang kabiguan sa inyo. Sa English translation, sabi ni Paul, you have already been defeated. Talo na kayo bilang church. Nag-away-away kayo at nagdemandahan kayo sa labas, you are already defeated. Ito maganda. Bakit hindi na lang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? Medyo masakit sa Tagalog, Englishin na lang natin, medyo mild. So the very fact that you have lawsuits among you means you have been completely defeated already. Why not rather be wronged? May tinignan akong isang translation sa Tagalog, sabi dito, bakit hindi na lang kayo magpa-agrabyado? Why not rather be cheated? Hindi nyo na kailangan humantong sa korte. Sinasabi ni Paul, kasi kung matured kayo, you are able to forgive. At hindi nyo na kailangan humantong sa korte because a true mature believer, number two, will cease offending others. The offended party is able to forgive. Ito namang lagi na lang nang-offend, will cease offending others. 6:8-11, sabi niya, subalit kayo mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya. O sa loob ng church ito, sinasabihan ni Paul, kahit na sa mga sarili ninyong mga kapatid sa pananampalataya. Hindi ba ninyo alam na mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ninyong sarili. Ang nakikiapid, pero hindi lang yon, sabi ni Pablo, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nilinis na kayo sa inyong makasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. This is the message of the gospel. If someone offends you, let him be. But the offenders will have to stop being offensive as well. Ginawa ka ng masama, absorb that. Bring it to the Lord. Pero ikaw naman, nalaki ka na lang yung nasasangkot, tigil-tigilan mo na yan. Yun ang sabi ng gospel. But the church must never resort sa korte, sa mga simpleng mga hindi pa kakaunawaan. Why? Because of the message of Christ. We must never use our freedom in Christ to hurt and destroy each other. Galatians chapter 5, 13 to 15. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.
Ngunit kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakma lang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan ninyong sirain ang isa't isa. Another letter from Paul. Isa po siguro sa mga unrealized rewards. Mga hindi natin ganong na experience ng mga rewards, di kagagawan din natin ng isang Kristiyano is the opportunity to live a quiet life. Pinalaya ka ng ating Panginoon, mas lalong gumulo ang buhay mo. No, pinalaya ka ng Panginoon to live a quiet life. That gift is being offered fresh to you, for you, especially for you today. Accept it. Cease all unnecessary fightings and conflicts. Sabi ni Pablo, live at peace with everyone. Panghuli, freedom to live a pure life. So dito, pinangalanan lahat ni Pablo, lahat ng mga kasalanan na maaaring makomit ng isang tao. And he reminded the church that wrongdoers will not inherit the kingdom of God. Yung kasalanan ng isang individual ay merong negatibong epekto sa buong buhay ng church. So how can a holy life be achieved? Paano ba tayong mamumuhay ng may kabanalan sa mata ng Panginoon? Romans chapter 12 verse 1, another letter from Paul. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos, ipinapakiusap ko sa inyo na ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang inyong karapat-dapat na pagsamba. 1 Corinthians chapter 6, 15 to 17. Hindi ba ninyo alam ng inyong mga katawan? Katawan, no? Kasama yung mga kolesterol niyan. Tsaka uric. Tininan ko po ito sa Greek. Katawan talaga siya. Hindi siya symbolic. Sabi niyan, ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo. So, tanong, kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang maggawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbebenta ng aliw? Hinding-hindi. Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at ng nakikipagtalik sa kanya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalawa'y magiging isa. Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nakikipag-isa sa Kanya sa Espiritu. Holiness is not an out of this world concept. Pag sinabi nating holy person, iniisip natin, nakalutang sa ulap, hindi subasayad sa lupa, di ba? Hindi siya totoo mga kapatid. Ang kabanalan ay practical. Ang kabanalan ay nakikita. Ang kabanalan ay kayang marating. It starts with you taking seriously your union with Christ. Ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo. Yun po ibig sabihin nun. Hindi ka na dapat makipag-isa sa kasalanan. Do not sabotage your union with Christ by destroying the body from sexual sins. Your body from sexual sins. May mali po ako dyan. God lives in us. He calls our bodies His temple. E nagsama-sama tayo ngayon, physically, God is in our midst. Mga kapatid, ayon sa pag-aaral ng history, lahat daw po ng mga dominant empires sa mundo, nagko-collapse siya within the period ng 200 years of dominance. Yun yung maximum ng mga lahat ng mga imperyo sa mundo. Eventually, magko-collapse bago umabot ng 200 years. Anong reason? Reason is this, moral and spiritual decay. Hindi dahil natalo sila sa digmaan. Well, ano na lang yun, offshoot na lang yun. No? Kundi ang nangyayari talaga, bakit bumabagsak lahat ng mga empire sa mundo? Because of moral and spiritual decay. Nabubulok sila morally at spiritually. Ang kasalanan, ano pa ang pinaka-reason? Affluence.
an abuse of personal and societal freedom. Ano ibig sabihin ng affluence? Sobra-sobrang kasaganaan. Na lahat na, wala na eh. Wala ka nang kailangan eh. So anong maisip gagawin? Yan ang dahilan kung bakit lahat ng mga empires na lumabas sa mundong ito bumabagsak within 200 years of dominance. What's happening in Europe? What's happening in the US? Because of this, affluence, ano pa kailangan? Wala na. Lahat nandun sa kanila. An abuse of personal and societal freedom. Spiritual freedom gives us the choice to either destroy or build. Sisirain mo ba yung buhay mo kasi malaya ka na kay Kristo? O itatayo mo ang church, itatayo mo yung buhay mo na may kabanalan kasi pinalaya ka ni Kristo? Let's use our God-given freedom to build strong and holy lives. Pahabol na tanong is, ano ba ang ginagawa mo sa kalayaang binigay sa iyo ng Diyos? Ganito ba tayo? Pakita natin yung picture. Yan ba yung buhay mo ngayon? Hindi mo kailangan maging ganyan. Hindi mo kailangan maging alipin ng kahit ano. Kasi pinalaya na tayo ni Kristo. Again, from Paul, Galatians chapter 5 verse 1, malaya na kayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Anong pinakamagandang pag-usapan dito mga kapatid para ma-achieve natin ito? Balikan natin, 1 Corinthians chapter 2 verse 2, to know Christ and Him crucified. Walang substitute dyan. Yung kilalanin natin na si Jesus ay napako para sa atin, makakapamuhay tayo na may totoong kalayaan. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us declare today, Lord, we want to know Jesus. Gusto namin ang buhay na totoo. Gusto namin na magpailalim kay Jesus kasi siya ay mabuting pastol. Knowing you, Jesus, knowing you.
Napakaganda po ng ginawa po ninyo sa amin at ang inyong mga plano sa church. Hindi lang po itong All Generations, but lahat po ng mga simbahan at tinatagpo ninyo. Pero ang katotohanan, Lord, ay marami pa rin pong mga bagay na hinaharap po kami na kailangan kaming mapalaya. Sa umagang ito, aming pong panalangin sa lahat ng mga nandito ngayon, Panginoon, nakarinig ng inyong mensahe, Lord, kausapin po ninyo ang bawat isa. Bilang isang church, Lord, humaharap po kami sa inyo. Ang amin pong layunin is for us to be declared as your people, holy and redeemed, refined, sanctified by the Holy Spirit. So collectively, Lord, we surrender our lives to you once more. Not to attain salvation, kasi ginawa nyo na yan, Panginoon, sa amin, but to become more like Christ in our daily walks. Sa araw-araw, Panginoon, gusto namin mapalaya sa kung anumang mga kasalanan, especially impurities, sexual sins, Lord, kung meron man. Gusto namin mapalaya, Panginoon, sa mga hidwaan, mga awayan, mga iringan. Lord, kahit hindi lang dito sa church, kundi kahit sa mga opisina, sa school, lalo tigit sa aming mga tahanan. Give us peace, Lord. At gamitin din po namin ang kalayaan namin, Panginoon, to build up your church, to strengthen your church, and to serve your church. Bless your people now. Maraming mga gagawin, Panginoon, sa mga araw na darating. Turuan nyo kaming ipagkatiwala sa inyo, ang aming mga schedules, mga nakatakdang gawin, Panginoon, mga lugar na pupuntahan, mga taong kakausapin. Give us victory. Paranas mo sa amin ang iyong biyaya, pag-ibig, pagmamahal, pag-iingat, at protection. May the Lord bless you, my dear brothers and sisters, and may He keep you. May the good Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may He lift up His countenance on you and give you peace. Amen. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Diyos. Mamuhay tayo bilang mga taong pinalaya ng ating Panginoon. Again, good morning. Patuloy.